gigitin. Why? Budo, hindi curious si Tito Aga. Si Tito Aga, di ba hindi naman totoo yung sinasabi nila? Camille, maniwala ka sa akin. Wala akong kasalanan. Alam ng Diyos yan. Wala akong kasalanan. Hindi ko pinatay si Mr. Balagtas. Ako ba patay ng tao? Eh, kung totoo yung sinasabi mo, ba't ginulo ka dito? Kung wala kang kasalanan? Gudo, pwede ba huwag muna ako pinagtatanong? Gulong-gulo na nga ako eh. Ha? Tas gumugulo lalo, Gudo. Tito Aga, huwag kang mag-alala. Sasabihin ko kay Lord, tutulungan ka niya. Dahil siya lang alam at nakakita ng tunay na nangyari. Siya lang makakatulong sa'yo, Tito Aga. Maraming salamat, Tito. Ikaw ba naniniwala ka ako pinatay? Hindi ko gagawin yung maniwala ka sa'kin. Maraming salamat na naniniwala ka. Me too, Dok Aga. Hindi naman ako naniniwala. Talaga magagawa mo yun eh. Budo, salamat ah. Tanda mo to, Dok Aga. Tandaan nyo to! Ang isang tao ay inosente at walang kasalanan. Hanggat hindi napapatunayang meron siyang nagawang mali o hindi naayon sa batas. Tandaan nyo yan! Akala ko sa English ka lang magaling ah. Salamat ulit ah. Sinaling ka nila eh. Hindi kanila pwedeng galawin. Inuulit ko! Hindi basta kayo magkukulong ng tao! Na walang ginagawa kasalanan! Bakit? Napatunayan niyo ba at nakita niyo? Kung bakit niyo siya kinulong? Dok Aga! Tandaan mo to. Hindi kita pwedeng iwanan. Hindi kita pwedeng iwanan sa pagkakataong ito! At pwedeng pabayaan! Sasamahan kita sa lahat ng oras! Ba't kayo nakatingin sa akin? Ah, ganun ha? Detain him! Bakit ako yung kukunin niyo? Hindi pwede niyo! Hindi pwede rin eh! So, hindi naman bakit eh! Nagsasabi lang ako ng totoo eh! Nagsasabi lang ako ng totoo! Bakit? Sir! Piyaso kami! Siyempre, ikaw pa. Eh, pag nakasal na yung Tito Aga mo at si Ate Alex, eh magiging pamangkin ka na rin ni Ate Alex, di ba? Ano? Ngayon pa, isang kriminal na siya. Hoy, hoy! Good na lang walang Ate Alex nun, kundi magugulo ng utak nun, ha? Ginagawa ni Dok Aga yan, ha? Eh, yun nga ako, pinakikiusap ni Dok Aga. Eh, pinasasabi nga ako, pati sa inyo at kina Tony, kung maaari, huwag daw ipaalam kay Alex o eh. Makagulo pa ako kaya sa isip ni Alice ang nangyari eh. Wow! Ang sweet naman! Naku talaga, sana ako makahanap rin ako ng kagaya ni Dok Aga. Very loving, very caring, very sweet, and very, 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 very handsome. And very killer. See? Mabibot naman kayo magsalita.
magsalita ng ganyan. Hindi po killer ang Tito Aga ko. Hindi siya mamamatay tao. Pero hindi mamamatay tao? Lagong kami kitang-kita namin nasa kamay niya eh. Hawak-hawak si Mr. Balagtas nang mamatay eh. Papa naman, may problema na nga yung tao, dinidiin niyo pa eh. Camille, huwag kang mag-alala. May awa ang Diyos. Malalaman din nila yung totoo. Ano nga ang totoo eh? Ay, wala lang pa totoo. Hindi na makakalabas yung mabuburok na yun doon. Kaya hindi makalabas-labas yun. Yun ang totoo, siya killer. Humberto! What kind of animal are you? You have no human right! And because of that, I hate you! I hate you too! Pwede ka rin gumawa ng krimen kahit pogi ka, pero ang ibig sabihin ni Kirina, si Doc Aga, kilala nating lahat yan. Mabait, disente, at talaga naman, naku, hindi talaga makakagawa ng krimen yun, diba? Tama! Hindi niya magagawa dahil sinabi mo nga, mabait siya at disente. Hindi katulad nung... Yan! Taong yan! Walang silbi! Baka, isis. Ano nangyayari dito? Walang silbi! Walang silbi! Walang silbi! Ipadyadyado kita. Kayo lahat, kayo mga polis, kayo, papadyado namin kayo! Ako! Bakit anong kasalanan ko? Wala kang damdamin sa kapwa! Wala kang pakisama! Wala kang puso! Hindi lang puso! Wala kang abdo, atay, liver, balon-balon! Dadalaw daw po, sinamahan ko lang. Total, off duty na ako eh. Sir, pwede yan. Oh, sige. Pards! Pards! Doc! 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 Pumunta ka na, Pards! Pag lang. Okay ka ba dyan? Nakalika na. Kamusta ka? Humberto! Kamusta ka na dyan? Oh, okay naman, no. Nasabi ba sa inyo ni Gudo yung pinapasabi ko sa kanya? Oo. Kay Cupcake nasabi? Kasi ayoko mag-aalala na si Cupcake eh. Kasi magugulo pa isip na habang wala siya rito eh. Sinabi sa akin eh. Anong sinabi sa inyo? Ha? Anong sinabi mo? Yung pinasabi mo. Pards! Okay ka? Okay lang, Humberto. Thank you, ah. Alam mo, kaya personal akong pumunta rito, Doc Aga. Dahil gusto kong humingi ng sorry sa nagawa ko kanina. Pero hindi dahil sa humingi sorry eh, kasalanan ko. Gusto ko lang masabi ng ibang tao na ako eh merong pakikipagkapwa-tao. Okay ba yun, Doc Aga? Humberto, alam niyo, ang ganda lang kung sinasana yung sinasabi niyo. Kaso lang, hindi naman si Doc Aga yung kausap niyo eh. Ay, Pards! Naku, nagkasama ko ngayon yung kaibigan kong reporter, si Anna Marie. Ano ang papaan mo? Balan. Yun. Kaibigan mo, hindi mo kilala. Ang hirap kasi kasama ko yung ano ba? Siya yung nasa show na ano eh, yung... Hoy! Huwag magtulog-tulog! Yun! Hindi ho, please. Ganito ho yun. Hoy! Huwag tulog! Kakatuwa ito. Kukuha daw siya ng statement mo, Pards! Pards, kukuha siya ng statement mo. Ana, ito si Doc Aga. Hello, ikaw pala si Doc Aga. Gusto ko pala. Di, pogi, no? Hindi ka tulad nito. Oh! Ano naman kaya dito mo? Sinumaan na nga kita eh, para mapatunayan na hindi abusado lahat ng pulis. Tapos ganyan pa ang tingin. Ano nyo? George, Pards, thank you. Kirina, SPO. Present. Tsaka Ana, maraming salamat, sir. At least napagbigyan mo ako ng pagkakataong masabi talaga yung problema ko. Tama! Tama! Masasabi na natin ang mga problema natin dito sa loob ng kulungan. Oo. Tama.
Police brutality! Police brutality! Pagpapayaan ng Tito Aga po. Alam niya naman po ang kasamahan din sa bilangguan. Eh Lord, hindi naman po siya kriminal eh. Baka po kung ano ang mangyari sa kanya doon. Lord, huwag niyo po siyang pababayaan. Samahan niyo po siya hanggang makatulog siya ngayong gabi. Tsaka, Lord, diba sabi niyo, pag may lumalapit sa inyo, ay tinutulungan niyo? Lord, kahit hindi ko alam lahat ng nangyari, eh alam kong hindi magagawa ng Tito Aga kung binibintang sa kanya. Sikit sa lahat, Lord, alam ko na kayong may alam ng tunay na nangyari kasi lagi kayong nakatingin sa amin sa lahat na ginagawa namin. Pinaparusahan yung nakakasala pero pinapatawad din. At yung wala naman talagang kasalanan, itinutulungan yung mapatunayang wala nga. Lord, hindi po namin talaga alam ang tunay na nangyari. Kayo po ang may alam at nakakita. Kaya sa inyo ko na lang po ipapaubaya ang Tito Aga ko. Good night, Lord. I love you. At pakisabi kay Tito Aga, I love him very, very much. Kami. Huwag kang mag-alala. Tutulungan niya si Doc Aga. Hinahanap kita eh. Akala ko kung saan ka nagpunta eh. Hinahanap ko lang kasi si George. Kasi gusto ko, may katabi ako pag natutulog. Tsaka diba si Tito Aga, pag pinapatulog niya ako, kinakantahan niya ako. Oo nga pala. Pero huwag ka mag-alala. Lahat ng ginagawa ni Tito Aga mo, gagawin ko. Matulog ka na. Tinatapik-tapik ka nga pala ng Tito Aga mo. Kinakantahan. Oh, my papa, to me was so wonderful. Oh, my papa, to me was so good. Gone are the days when he could take me on his knee and with a smile he chased my tears to love them.
beses ko bang uulitin sa inyo yan? Hindi ako mamamatay tao. Hindi ko pinatay si Mr. Balagtas. Inaamin mong galit ka sa kanya. Tapos hindi mo siya pinatay? Oo! Oh. Nagsisinungaling ka? Oh. Nagsisinungaling ka! Sir. Sir. Ano? Siya, masaya. Salamat. Magandang gabi po. Sir. Magandang gabi naman. Aha. Kukunin lang sana namin ang pahayag ng akusado. Pwede ho ba? Yes. Go ahead. Doc Aga, ready ka ba? Okay. Sige, sige. Ready? Sige. Ay, sa TV ba yan? Oo, ipapalabas natin para ma... Masabi mo yung okay. Side mo. Okay? Ma'am, are on. You... I roll. Ready? Roll. Anytime. Anytime. Okay, ilaw, no? Magandang gabi, bayan. Naririto po tayo ngayon sa presinto kung saan kasalukuyang nakakulong ngayon ang isang taong, ayon sa kanyang mga kapitbahay at mga nakakilala sa kanya, ay isang taong magandang reputasyon. Mapagmahal, maunawain sa kapwa. Kaya alamin natin ngayon, mismo sa bibig ni Doc Aga, ang taong akusado sa pagkakapatay sa isang nangangalang Willie Balagtas, ang mga pangyayari na naging dahilan ng pagkakakulong sa kanya ngayon. Doc Aga? Pwede na? Pwede. Dito. Okay. Hindi kasi natatandaan ko pa nung... Ito talaga yung nangyari, no? Nung una ko nakilala itong si Mr. Willie Balagtas. Hindi na lang, Doc Aga. Masyado namang napaka-formal. Mr. Willie Balagtas. Sige. Mamuli. Oh. No problem. Ha? Huwag nang oho. Tumatanda ako niyan, eh. Mamuli. Tsaka, pwede bang alisin na lang natin yung mang? Kasi, pag napatong yung mang sa isa pang mang, edi mang-mang yun. Lalabas akong bobo niya, no? Oh, Willie. Okay. Sige. Hey, Willie. What happened to your pet? Huh? Incredible! Ah, his body is full of bugbog! Huh? Bugbog na bugbog eh, oo. Walang bumubugbog dyan. Eh, malikot lang yan si Joel. Doc, Joel nga pala pangalan yan. Joel? Oo, eh malikot yan. Nilipad ng lipad. Kaya kung saan-saan napupunta, naiipit. O, ayan, magkasugat-sugat ang katawan. Oo, kaswerte mo, Joel. Meron kang among pareho nitong si Willie. At least napadala ka agad sa paggamutan, ano? Yeah. Swerte mo, Joel, pare ko. Kung di, natuluyan ka na. Ako. And don't forget, ha? To keep away from... Plenty hayop, ha? There are plenty hayop around the corner who will bite you, ha? Remember that, huh? Mm. Doc, you can uncast the check anytime, ha? Naku. Oh, no, no. Okay lang yan, okay lang yan. No problem. Oh. Thank you, ha? How's my pet? Oh, let me look at him, ha? Patingin. Oh, medyo karamdam pa ba yan, ha? Oh, don't worry, ha? I'll take care of you. I'm here. Oh, paano, Doc? Sige, salamat, ha? Thank you. Doc, thank you very much. Thank Mang you very Willie. Much. Ah, Willie pala. Oh, Willie. Willie, okay? Willie. All right. Sige. Bye-bye. Okay. Sarap naman na gano'n, no? May mga nagmamahal sa hayop talaga. Yung mga ganyan taong taga sinasaluduhan mo talaga. Kita mo, ako randam na randam ko yung pagmamahal ng si Willie kay Joel eh. Takata mo, inahalik-halikan po ako talagang with feeling. Di ba? Di ba? Doc Aga, don't worry. I will show you how I love you as my amo. I'll show you. Naiintindihan na namin ang katungkulan mo bilang alagad ng batas. Naunawaan ka namin. Bakit? Kasi kilala ka namin. Bakit? Kasi sigarito ka. Ang ibig sabihin nun, lahat ng tao dito, kilala ka. Tama? Tama! Siyempre, wala namang maitatago sa tunay na pagkatao ng isang nilalang doon sa mga taong nakapaligid sa kanya. Tama? Tama! Kaya nga, wala akong kagusto-gusto sa'yo eh. Bakit nga naman? Eh, di alam mo ko. Bitaw! Dali lang.
Walang personalan to, ha? Halika dito. Halika dito, halika dito. George, ano pa talagang ibig mong sabihin? Ganto lang yung kasimple, mamang pulis. Diba? Lahat tayo dito, lahat tayo dito. Kilala natin si Doc Aga, diba? Kilala natin siya, alam natin mabait siya. Alam nating disente. At hindi pa nga makapatay ng langgam yun eh. At saka isa pa, tumutulong siya sa paggamot ng mga hayop. Kaya imposible talaga na makagawa siya ng ganong krimen. Imposible makapatay si Doc Aga. Doc Aga, tuloy. Doc Aga, tama? Tama! 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 George, excuse me lang ano. Pero kasi nagre-research kami tungkol sa buhay ni Doc Aga and kailangan talaga namin malaman kung may mga pangyayari between him tsaka yung biktima si Willie Balagtas. Kaya kung may alam ka tungkol dito, pwede ba kami kumuha ng statement sa'yo? Sige. Sige, ready mo. Ready mo yung mic, ha? Ma'am, two shot. Two shot. Ha? Okay. Sa kanya, ha? Okay, sige. Sandali, ha? Okay. May natatandaan ako, eh. Sige. Kasi ganito yun, eh. Tanda ko pa. Tama. Nandito din ako sa labas ng clinic ni Doc Aga habang nagbebenta ako dito. Tapos si Kirina, nandito rin meron siyang kini-cleaning na customer. Tapos, tama. Parang matumal ngayon. Oo nga eh. Tanghali na, wala pa rin akong benta. Ay, ako rin, wala pa rin akong kita eh. Ba't ako? Pambayad naman ako, ha? Pambayad ka? Eh, binabayad mo. Kulang. Pa, tingnan mo naman, sobrang hipit ng hawak mo dyan. Hindi na tumadalo yung dubo ko sa baba. Gusto ko bawak ko sa'yo. Bili na kayo! Mura-mura lang ho! Uy, bumalik ka naman. Wala kang silbi. Wala kang kakwenta-kwentang raga. Inuutusan kita pati yung mensahe na kalimutan mo. Ha? Puros ka lakwatsa! Puros lakwatsa! Sige! Niyo. Baka gusto mo, isumuko kayo sa Society for the Prevention of Cruelty to Animals. Gusto mo? George, naminig ko yun ah. Balik mo ah. Alam mo yun? Oy, kayong dalawa, huwag niyo akong pakialaman ah. Huwag kayong makikialam. Doc, mabuti na dyan ka, Doc. Ito mo alaga ko si Joel eh. Kung sa saan naglilipad, nakuha tuloy ng pusa. Ayaw na magkasugot-sugot. Kinakakagat. Please naman dito. Thank you. Sira ulo yata. Yun na. Hi, Karina. Oo nga. Nagaya nito. Sira ulo din yan eh. Oh, ako na naman. Bakit? Ano ba ginawa ko? Please help Joel, oh. Ayoko may mangyari sa kanya. Siya na lang ang natitira sa buhay ko. Huwag niyo siyang pababayaan, please. Oh, Willie, relax lang kayo, no? Huwag kayong mag-alala. Akong bahala rito. Ngayon, mas mabuti pa siguro kung iiwan mo muna siya sa amin para naman sa ganun makapagpahinga na rin siya. Kasi mayroon na pagkalilikot pa ulit siya, mas talo lang maano yung liig niya, eh. Doc, ayokong malayo siya sa akin. Ayokong mawalay siya sa aking paningin. Please. It will be better than forever. Alam niyo, mas mabuti na yung ilang araw lang mahihiwalay sa inyo yan kaysa namang habang panahon. Meaning to say, he will die. Gundo, bakit mo naman sinabing patay? Anong ko tuloy yung tao? Hindi, ganito na lang ano. Gundo, pwede nga muna, tumahimik ka muna at nagugulo ko ang usapan na. Shakespeare! Mang Willie, mabuti pa nga gano'n na nga eh. Kami nang bahala rito. Alaga ako tatapos. Tatawagan na lang namin kayo kung kailan mo siya pwedeng balikan. Babalik din siya sa inyo. Sigurado yan. Joel. Mang Willie? Nakita ko, nadinig ko. Magiging sinungaling naman ako kung di ko nasabihin yun. Ewan ko ba, Papsi, ah, pero sa dinami-dami ng mga tao dito sa mundong to, bakit tayo pa nandun nung nangyari yung krimen? Papa, hindi kaya si Doc Aga nga yung pumatay kay Mr. Balagtas? O kaya naman, baka dalawa yung katauhan ni Doc Aga? Parang si Dr. Jekyll tsaka si Mr. Hyde. Ay, naku, Paolo, kwento lang yun, ano? Papaniwala ka agad, eh. Dr. Jekyll. Doktor, ha? O pwede. Dahil doktor din si Aga, eh. Ha? Pwedeng mangyaring thing. Ay, naku. Pap, sino ka ba? Para kang bata, sumasakay ka naman dito kay Paolo. Papinto.
pinto nga eh. Kaya nga, pinto. Gusto mo masakta ka tayo? Hindi na. Parang sige. Hindi ka tapos. Gusto mo ako magbukas pa eh. Magandang hapon ho. Ay. Ba, may ubod na magandang babae naghanap sa inyo. Mas maganda! Ako nga pala si Paolo. Hello, Paolo? Hindi na ako binata, binata na ako. Eh, hindi ako bata, binata na ako. Hi. Hi. Pwedeng beso-beso. Okay. Oh! Hi! Galing ko talaga. How are you? Ay, yan ka muna. Okay. Beso-beso ka pa. Siya-isa ka na ako. Pabilo yan. Okay lang mo yan. Ang nga pala. Tony, siya si Ana Marie. Ay, hello. Patubalani. Siya yung reporter nung programang sikat na sikat ngayon. Huwag tutulog-tulog. Hindi ho ganon. Hoy! Huwag tulog! Gusto mo kayo? Pumula kayo. Ay, salamat. Paso kayo. Tayo. Ano po yung maililingkod namin sa inyo? Gusto lang kasi naming linawin kung totoo yung sinasabi ng mga pulis na kayo daw yung mga naging tanging saksi sa krimen and kung totoong dyan lang sa labas ninyo nangyari yung krimen. Totoo ba yun? Ay, Miss Ana Marie. Kung maaari sana, huwag niyo na akong pinagpupo. Hindi naman ako katandaan eh. Oo. Biyudo nga pala ako. May negosyo, may pera sa bangko, tsaka yung negosyo ko masyadong maulad. Pwede mag-asawa uli. Biyudo. Kasi na mo ah. Sandali lang pa kasi. Bakit? Papsi, matanda ka na, okay? Huwag mo nang padinig. Alam mo, magagalit si Papsi, Mamsi sa'yo niyan eh. Mamaya, mamayang gabi, mamaya, multuhin ka pa niya. Sir, tagal nang patay nun eh. Abo na yun eh. Kung may kaluman yun, naligaw na sa layo natin na yun. Sige naman, Papsi. Nagbibiro lang. Miss Batong Buhay. Ay, hindi ho. Batu Balani ho. Miss Batong Balani. Eh, bago lahat itong maikwento ko sa inyong lahat, eh, merienda muna tayo. Ay! Hindi, sige na. Parang hindi na tayo magkakaiba. Hindi, kayong dalawa mamaya na. Second serving. Maraming salamat po. Miss Ana. Dito. Dito sa question to. Diyan nangyari, oh. Diyan ba? Diyan, yan. So, ikwento niyo sa amin kung ano ba talagang nangyari sa krimen. Ha? Ang nangyari nga, eh, ganun nga. Yung nakapwesto sila lahat dyan, kami naman natin. Kita-kita. Papsi, dadaan sila. Kadaanin mo dito. Tingnan muna kayo. Para mas maganda rin i-take natin ito. Take natin. O, sige, ma. Sige. Ah! Live! Ready ako, ha? Okay, let's kayo. Okay, ma'am. Roll. Teka. Hindi live. Iti-tape lang natin ngayon para pag nakumpleto yung buong report, saka natin ipapalabas ngayon sa TV. Hindi naman pala live, pinag-pwesto-pwesto yung papi. Ha? Kala ko kukunan tayo ng live, eh. Hindi, pero, iti-tape po natin ngayon. Kailangan nung maisalaysay ninyo sa amin ang mga pangyayari ng krimen. Ma'am, anytime. Okay. Miss, ganito nga pangyayari na ninyo. Kitang-kita namin eh. At tanda ko ang mga pangyayari. Hindi! Hindi ko ibabalik sa inyo! Willie? Ikaw! Papatayin mo ko! Willie! Nga nakita namin eh. Pero, miss, wala ho kami dun sa, di namin talaga nakita na si Doc Aga talagang pumatay. Hindi talaga namin nakita. Pero, sa tingin ko at sa tingin ni ate, hindi magagawa ni Doc Aga yun. Nangyari ng pagkaalam ko, dahil ayon kay Doc Aga, hindi nga doon siya talagang pumatay. Oo nga. Ganito naman ang version ni Doc Aga. Mr. Malagnos, pwede ba tigilan niyo na ako? Kung maka-arte kayo, kala niyo pagka-bite-bite yung tao, pagkakaharap kami, yung pala, pag nakatayog kami, napakasamaan niyo naman tao. Abay, wala ka ng pakialam doon.
ibalik mo sa akin ang alaga kong si Joel, yung kalapate. Ibalik mo ang alaga ko! Nako, nako, alam ko na yung mga style mong ganyan eh. Hindi ko pwede ibalik sa inyo yung alaga niyong kalapate. Para ano? Para maltratuhin niyo ulit. Tapos sasabihin niyo sa akin, at tapos ang sinasabi niyo sa akin, kaya nagkakandabali-bali ang katawan nun dahil sa kalikutan niya? Eh, Mr. Baragtas, sinabi na sa akin lahat nila George, lahat ng ginagawa niyo doon sa kalapate, doon sa alaga niyo si Joel. Kaya ako, tigilan niyo na ako. Ha? Hindi mo ibabalik. Hindi ko ibabalik. Papatayin niyo. Kita! Papatayin kita! Naintindihan mo? Papatayin kita! Uli? Uli! Ikaw! Ikaw! Papatayin mo ko! Papatayin mo ko! Uli! Stay! Huwag niyong sabihin na kusang namatay ang biktima. Ano siya? Nag-suicide? Hindi naman po yan ang ibig naming sabihin eh. Ang gusto lang namin sabihin, hindi naman tayo talaga nakakasigurado kung si Doc Aga nga talaga ang pumatay sa kanya. Eh, kung siya nga ang pumatay, paano niya pinatay? Di ba? Hindi ko nga pinatay si Mr. Balagtas eh. Nagulat na lang ako nang biglang bumagsak sa braso ko at kumapit na lang sa akin ganun bago siya tuluyang namatay. Pero hindi akong pumatay sa kanya. Pero ayon sa mga nakasaksi, kayo Mang Bert, Tony at Paolo, nakita niyo na hawak ni Doc Aga ang nasawi. Pupuntahan nga namin para awatin o tulungan eh. Nadapa naman kami lahat pamilya. Hindi kami nakaabot eh. Hindi namin natulungan, boss. Papa, baka naman naipit natin kaya namatay. Nakabagsak na siya nung bumagsak tayo. Paolo, huwag mo isabi tayo, ha? Hindi pumatay ang Tito Aga ko. Hindi niya magagawa yun. Gudo! Remember this, Mr. Lawmaker. A person shall not be deprived of a law or due process without the help of an attorney. Kaya, he is presumed innocent unless he is proven guilty. Remember that. That's correct. Although grammatically wrong. Ang kasalanan ko lang siguro dito yung pinagmulan ng galit niya. Kasi naman, kasalanan niya rin yun eh, yung pagtrato niya doon sa hayop, doon sa alaga niyang kalapate. Alam niyo sa akin lang, kahit, chief, sir, kahit kalapate lang yun, dapat doon, tinatratong parang tao rin yun. Dahil yung mga kalapate, ang mga hayop, may damdamin din yan. Marunong din matakot siya, marunong din masaktan yan. So, dapat ang mga hayop, tinatrato natin na parang tao, hindi yung parang hayop talaga. Mali yun eh. Diba? Kaya siguro ngayon, pwede ko, aaminin ko, kasalanan ko yung pag-aatake niya sa puso dahil siguro ayaw ko ibigay yung alaga sa kanya eh. Dahil alam ko yung ginagawa niya doon sa kay Joel, yung pangalan nung kalapati yun. Oh, kaya yun lang. Eh, Mr. Vigilus, kakamali ka. Ayon sa aming findings, ang pagkamatay ng biktima ay tinatawag na aneurysm. Ang aneurysm ay isang dahilan ng pagkamatay ng isang tao. Katulad ni Mr. Balagtas, ano? Simula't pagkabata pa lamang, meron ng tinatawag na aneurysm. Alam niyo ang aneurysm ay maaari ang pumutok anytime na walang kadahilan na maaaring ikamatay ng isang tao. Kaya, Mr. Villaluz, huwag mo nang sisihin ang sarili mo sa pagkamatay ni Mr. Balagtas. Doc, saan nabibili yung aneurysm? Ano ba ho yun? Huwag na ho kayong bumili niyan at mabigat na sakit. Ano ba ho yun? Ang aneurysm po ay tatagpo niyan sa mga ugat ng utak. Yan ba eh, nagpapabigat ba ng pakiramdam? Ha? Medyo bumibigat ang pakiramdam ninyo. Ganon? Doc, parang mabigat ang pakiramdam ko kanina pa eh. Baka may aneurysm ako ah. Gumberto? Oo.
Pabigat ba pakiramdam? Oo, kanina pa. Eh, nakapatong sa inyo si Dudo eh. Wala po ako na talaga. Ako po talaga ngayon, nakikita niyo talaga. Ito, ang pamangkin ko si Camille. Camille, hello, pamagino ka. Hello, wala ka siya. Tumuha po ako si! Tumuha po ako si! Thank you.